Meron akong magandang topic, mga idol. Alam nyo ba kung ano ito? Isang topic na matagal nyo na talagang inaabangan. Isang financing na zero interest. Plus, meron ka pang 10% discount kapag ito ay matatapos ng bayaran. Scam ba ito o hindi? Ano sa tingin nyo, mga idol? Too good to be true, mga idol, ang zero interest. Lalo na kung meron ka pang additional 10% discount upon fully paid na. Nako. Alam nyo, mga idol, yung ganitong klaseng promo ay talagang kakaiba. At kahit saan car dealership ka umikot, wala kang makikita ng ganitong klaseng promo. Kaya, ang tanong ng mga followers is, ito ba ay legit? O scam? So, mga idol, disclaimer lang muna tayo, okay? Wala tayong pinatatama ang company. And also, ito ay self-assessment ko lamang. Dahil, isa sa mga ahente nila ay nakausap ko na. At sila mismo ay nakaramdam ng aking powers bilang nakaramdam. Okay? Maganda yung naging conversation namin, mga idol. Pero sa video ito, i-explain ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Okay? Wala akong sisira ang company rito. Okay? Self-assessment ko lamang ito. I-explain ko ito sa inyo para magkaroon kayo ng idea. At depende na lang sa inyo kung kakagatin ninyo o hindi. Alam nyo, mga idol, way back 6 years ago, meron akong natandaan isang car brand, isang prestigious car brand na nag-o-offer ng zero interest. Okay? At ganito ang kanyang promo. 50% down, 1 year to pay, zero interest. Pero magkano ang unit price? 6 million. Patay. Diba? Yung mga customer na gaya natin, mga ordinaryong customer, ay hindi kayang bumili ng ganitong klaseng sasakyan. Lalo na sedan yan. Diba? Mahal eh. Mga mayayaman po pwede pa. Pero hindi rin ganun ka-effective yung kanilang promo. Kasi zero interest nga, pero 1 year to pay lang. Anong catch? Diba? Okay, kung ito ay 5 years to pay, Japanese brand, Korean brand, Chinese brand, tapos may 10% discount pa upon fully paid, ay nako, mga idol. Kahit sinong customer, kahit ako, tatandaan ko yan. At kapag may pera na ako pang down, babalikan ko yan. So anong catch, mga idol? Kung ikaw ay isang negosyante at nag-o-offer ka ng zero interest for 5 years, ang tanong ko sa iyo, idol, paano mo pasusweldohin ang iyong manpower? Paano mo babayaran ang iyong amilyar? Paano mo babayaran ang iyong renta? At ano ang revolving fund mo para makabili ka ng brand new na sasakyan? Sige nga, naisip mo ba yon? Di ba? Yun ang tanong, mga idol. At isang tanong, okay? Ang nag-offer ba na company ganito ay meron ba silang relationship sa car dealership? Sa bangko? Ako, mga idol, wala. Tingin ko wala. Alam nyo kung bakit? Ang dealership, regardless kung magkaparehong brand pa yan, meron yan sila kanya-kanyang promo. Kaya magtataka ka, nag-inquire ka sa unang dealership, paglipat mo sa kabilang dealership, iba na yung promo. Pero same brand. Okay? Ganito yan, idol. Ang bawat car dealership ay magkakaiba ang may-ari. Magkakaiba ang management at general manager. Meron silang kanya-kanyang promo na agreed ng planta at ng bangko. So that's why nag-come up sila sa ganung promo.
So that's why, kahit umikot ka sa iba't ibang car dealership, hindi sila uniform. Dahil kanya-kanya silang marketing strategy. Di ba? Kaya nga, may mapapansin ka, may nag-o-offer piso down payment. Di ba? Eh, mukhang tanga. Eh, bakit nilagyan mo pa ng piso down payment? Pwede mo naman gawing zero down payment. Eh, di ba? Mukhang tanga. So, yung mga ganung klaseng promo, may promo na agreed ng dealership na ito yung guidelines na binibigay sa aming mga ahente. Okay? Either sundin namin or gumawa kami ng uniform promo namin. Let's say ako, ahente ako sa ganitong car dealership. Pwede ako gumawa ng sarili kong promo na hindi alam ng kapwa ko ahente. Nang hindi alam ng dealership. Pero i-explain ko ito sa car dealership kung paano ako nag-come up sa ganito. At ito ay nakuha na ng dealership. Ah, okay. Walang problema. Basta sumunod ka sa guidelines natin. Bahala ka sa promo mo. O, diba? Maaring ako, si The Car Loan Expert, pwede ako gumawa ng sarili kong promo na labas sa car dealership. Pero, kapag pinasok ko ito, maaari silang sumangayon. Pero, labas ito sa relationship namin na meron kami na pagkasundo ang ganito. Maaaring lang tanggapin, pero wala kami na pag-usapan na formal regarding dun sa promo ko, yung ginawa kong uniform promo. Labas yun. So, in other words, yung company na nakausap ninyo, okay, wala silang agreement. Wala silang agreement doon sa general manager, sa may-ari, maaring ang kausap nila is yung ahente lamang or yung group manager. Dahil kahit sino ba naman, okay, gustong tumanggap ng benta. Benta yan eh. Di ba? Kung ma-approve ang customer, walang problema. At agreed ng customer, walang problema. Di ba? So, explain natin dito mga idol, paano nangyari yun? Bakit sila zero interest? Bakit yung car dealership meron? Bakit yung bangko meron? Di ba? Tataka ka, di ba? So, merong ahente na nakausap ako before nagka-pandemic. At nagtanong ako regarding sa promo na yan. Dahil isa ako sa mga nag-doubt, curious, skeptic. So, nag-try ako. Nagpanggap ako isang customer. Along the way sa conversation namin, medyo naramdaman na nila na ako si The Car Loan Expert. Not mentioning my name, but yung aura ko, nararamdaman nila over the phone. The way I talk to them, the way how I ask them, nararamdaman nila mga idol. So, naging honest sila. So, ganito yung mga idol. Let's say, ang promo ng car dealership ay meron silang 15%. Agreed ito sa bangko. Okay? And then, ngayon, ikaw yung customer. Kinausap ka ng ahente ng company na to. Hindi yung car dealership ha, yung ahente pa lang na nag-o-offer ng zero down. Sabi nila sa inyo, sir, ma'am, mag-apply na kayo. Magandang promo ito. Okay? Pero itong application ninyo, ipapa-approve ko ito sa pinakamababang down payment. Agreed sa dealership. So, doon sa pinakamababang down payment, which 15%, okay, ito ay may kaakibat na maaring 10,000 down, 5,000 down, or even 0 down. Okay? Kapag ito ay naging zero down, okay, ito yung pinakamagandang income sa part ng company na nag-o-offer sa'yo. Dahil yung full amount na babayaran mo supposedly na mapupunta doon sa car dealership ay mapupunta doon sa ahenteng kausap mo, doon sa company na kausap mo. So let's say, ang down payment ng 15% ng unit na yun is nasa around 150,000.
instead na ito ay i-deposit mo or ibabayad mo sa cashier ng car dealership, ito ay mapupunta doon sa kausap ninyo. Bayad ang unit down, bayad ang shuttle, bayad ang insurance, bayad ang LTO, and so on. Walang mapupunta sa car dealership kasi zero nga yung down payment based on 15%. Okay? Or maybe 10,000 yung down payment. Ma'am, ganito gawin ninyo. Ibayad nyo sa amin yung 140, yung 10,000, mapupunta po yan sa car dealership. So, may resibo ngayon yung 10,000. So, I don't know kung may resibo yung 140. Yun yung take home nila. So, saan mapupunta ang 140? Okay. Yung 140, ito yung income nila na kinuha na nila in advance sa iyo. Okay? Sino ang mag-i-enjoy dito? Okay? Ang mag-i-enjoy dito is yung company at the same time, yung mga customer na nakakuha na previously. So, let's say, si customer A nakakuha nung last year or maybe 2 years ago. Sino ang magbabayad ng interest nun? Of course, ikaw. Dahil ikaw yung bagong customer. Yung binayad mong 140,000, dun mapupunta yan. Ikaw ngayon, nakafocus doon sa zero interest na which is incoming. Ngayon, ano ang magiging risk factor sa iyo? Kung sakaling, okay, in-acquire mo yung ganitong klaseng promo. Ang magiging risk factor sa iyo is maaring magsara ang company. Maaring biglang magsara ang company. Ang tanong mo ngayon, Sir George, eh may nakausap nga ako, may nabasa nga ako sa Facebook group eh na malapit na daw matapos yung kanyang zero interest. Siguro 6 months na lang, tapos na siya. Nag-i-enjoy na siya. Nagyayabang pa nga siya. O, diba? Niyabang niya sa group namin. So, ikaw, siyempre, nainganyo ka. Well, siya, mag-i-enjoy siya. Correct. Dahil siya yung nauna eh. Pero paano ikaw? Nag-uumpisa ka pa lang. Okay? Kapag ito ay kinuha mo doon sa company na yon, tanggapin mo na kagad na ang risk factor mo ay maaari silang magsara anytime. Okay? So, yung nabayaran mo na down payment, i-disregard mo na yon, kalimutan mo na yon, sunog na yon. Ang enjoyin mo na lang yung incoming na monthly mo na zero interest. Let's say, nakapagbayad ka na ng 2 years, zero interest. Eh, biglang nagsara after 2 years. So, magbabayad ka pa ng 3 years ngayon ng may interest. Problemado ka ngayon. Sino ang hahabulin mo? Eh, sarado na eh. May hahabulin ka pa ba? Yung mga dati mong kausap, wala na yun. Biglang mawawala yun na parang bula. Yun ang risk factor. Okay? I-enjoyin mo lang yung zero interest na na-obtain mo noong 2 years. The rest ng 3 years, babayaran mo na yung interest. Let's say, ang monthly mo supposedly is 15,000. Dahil in-acquire mo yung zero interest, naging 10,000 na lang. So, in-enjoy mo yung 10,000 for 2 years. The rest ng 3 years, it's up to you. Anong bang gusto mo? Itutuloy mo yung may interest o isusurrender mo yung sasakyan? Maaring hindi mo na isusurrender. Bakit? Kasi napamahal ka na dun sa sasakyan mo eh. Lulunukin mo na lang yung pride mo. Di ba? Tama ba ako? Hindi mo na isusurrender kasi napamahal mo na, napamahal na sa'yo yung sasakyan mo eh. Nabihisan mo na eh. Marami na kayong memories. At sa side kasi ng company, alam naman ng company na out of 10 customers, okay, 2 to 3 persons lang ang kayang tapusin ang 5 years. Yung iba dyan, pagdating ng 2 years, 3 years, struggle na. Then, kapag nag-pass due ka ng 2 months, 3 months, ayan na, due for repossession na ang iyong sasakyan. Okay.
ma-enjoy mo yung zero interest. Pero kung titignan mo, kukumpitin mo yung una mong down payment, talo ka. Dahil nakapaglabas ka ng malaking pera. Tapos hindi ka man lang nakabawi. At least mga 4 years. O, diba? So, ganun yung mga ka-idol. Good luck doon sa mga malapit ng matapos. Dahil sila yung mga nauna. Doon sa mga mag-uumpisa, yun ang risk factor ninyo. Yun ang tinitingnan ninyo ngayon na risk na haharapin ninyo in the future. Ang tanong, ito ba ay scam? Maaring oo, maaring hindi. Bakit ko nasabi? Maaring oo dahil baka magsara less than 3 years, di ba? Maaring legit dahil yung may mga customer na matatapos na at ini-enjoy na nila dahil sila yung mga nauna. May mga nagsabi, isa itong Ponzi scheme. So, itong Ponzi scheme is ito yung mga nauusong scam ngayon. So, i-google ninyo mga idol. Ganito yan. Ano yung reason bakit maaring magsara ang isang company nito. Ngayon, pandemic. Panayan lockdown. Hindi natatapos ang pandemic. Okay, parang continuous na siya. Diba? So, yung sales ng sasakyan, nagdi-deteriorate, nagpa-fluctuate na ngayon. Nagda-drop na. Okay? Yung mga naka-acquire nung 2 to 3 years ago, sila yung mga nag-i-enjoy ngayon. Sila yung nag-i-enjoy ng mga payment ninyo. At yung mga nakukuha nilang customer ngayon, ini-enjoy din nila yun. Okay? Ang risk dito is dahil mahigpit na ang bangko ngayon sa CI at maraming nare-reject at walang masyadong bumibili ng sasakyan, maaari silang magsara. Dahil hindi na kayang i-compensate ng mga new buyers ang mga previous buyers. Kumbaga, dapat kasi mas maraming mag-a-apply at ma-approve ngayon para ma-compensate nila yung mga previous, yung mga nakuha nila noon. O, diba? Kapag hindi nila na-meet yun, tendency mag-a-abono sila. Eh, bakit sila mag-a-abono? Magsasara na lang sila. Para wala na tayong pag-uusapan. Ganun yun. So, bilangin mo yung pictures na nakapaskil sa kanilang opisina kung ilang tao ang meron doon versus yung mga pictures ng mga nag-apply ngayon. Kung mas marami yung mga pinicturan nila noon kaysa ngayon, doon ka matakot. Dahil baka magsara sila. Okay? Hindi nila ma-meet yung mga dating customer. Okay? So, hindi ko kayo dini-discourage na huwag ninyong applyan nito mga ka-idol. Okay? Nasa sa inyo yan. Ika nga, kayo ang may hawak ng inyong pera, sarili ninyong pinaghirapan yan, kayo ang nagmamanage yan, decision nyo yan, nasa sa inyo yan. Okay? So, nilabas ko ang video ito, it's because may mga nag-request. At isa ako sa mga taong nag-inquire na rin sa kanila. At hindi ko ito nilalabas para siraan sila. Okay? Ini-explain ko lang. Okay? So, thank you very much mga idol. I hope nakatulong pa rin ang video ito para sa inyo. Okay? Doon sa mga bagong nakapanood ng aking YouTube channel, ng aking video ito, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At higit sa lahat, mag-hit ang aking notification bell para lagi kayong updated. Fuck that, what they doing, keep on doing.